Jesus and the bodies of apostles, grant us, O this intercession, that we go in and out of love as we allow it to us, may we merit to be numbered among them. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter stood up in the center of the brothers. There was a 120 gathered together. Brothers, he said, the saying in Scripture had been brought forth by the Holy Spirit through the mouth of David was destined to be fulfilled in Judas. The one that guided those who arrested Jesus. He was one of our number, and he had been given a share in this ministry of Christ. It is written in the book of Psalms, let his encampment be desolate, may no one dwell upon him. And again, may another take his office. It is entirely fitting, therefore, that one of those who was of our company, while the Lord Jesus moved among us, from the baptism of John until the day he was taken up from us, should be made as witness with us to his resurrection. At that, they nominated two, Joseph, called Barsabbas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, O Lord, you read the hearts of men. Make known to us which of these two you choose to be for this apostolic ministry, replacing Judas, who deserted the cross and went away he was destined to go. Then they drew lots between the two men. The choice fell to Matthias, who was added to the 11 apostles. The word of the Lord. Be to God.
now. Always I tell you that my joy may be yours, and your joy may be complete. This is my commandment. Love one another as I have loved you. There is no greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends. If you do what I command you, I no longer speak of you as slaves, for a slave does not know what his master is about. Instead, I call you friends, since I have made known to you all that I heard from my father. It was not you who chose me. It was I who chose you. To go forth and bear fruit. Your fruit must endure, so that all you ask the Father in my name, He will give you. The command I give you is this, that you love one another. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So may you know our Panginoon. So isang biyaya na tayo lahat ngayon ay magkakilipon sa araw na ito sa pagliliwang ng banal ng isa. Bilang bahagi ng ating kapapalanan sa ating pananampalataya. Isa Ah, ilang sinasabi?
para sa mga data ay ipin. So, sino po yung mga tugas ang isidro? Nasa mga tugas ang isidro? Happy birthday ako sa mga tugas ang isidro. Bukas ang birthday nila. Hindi kayo inibitahan? Ay, hindi kayo inibitahan. So, bahagi ko, no? Bukas sa birthday sa isidro. So, mas malaking pagkilos yung ating apostolado.
Una, bakit ako nakita? Na yung hindi ng Diyos ay kanyang isinusuko. Isinusuko. Go forth. Humayo kayo. And make disciples of all nations. Katulad ng mga apostoles, tayo ay sinusuko ng Diyos. Sinusuko ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Sinusuko tayo para makamtan natin ang tunay na kaligayahan na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Sinusuko tayo ng Diyos upang makilala ng tao si Jesus na nagbibigay ng kahulugan sa batahan natin sa Diyos niya ito. Sinusuko tayo ng Diyos upang makilala gawa ng nais niya tayo rin ay tunay na pagpahayag ng mabuting pagliligtas ng Diyos sa Santa Natura. Well, sa pamamagitan ng mga apostolado na ipinagalaw sa akin kung may kapag, lalaglaw na ako sa pagdarasal. Nakakapahala yung ginagawa pala namin tungkulin bilang apostolado ng panalangin. Kinakailangan natin ang patuloy na panalangin. Kaya po, huwag kayong maghinawa na manalangin. Ito naman si sister. Ito naman kahit na hirap na hirap na at gawa na may stroke. Gawa na kanya ng pataan. Ang kapatanda natin na susupikan na lumalo ngayon sa pagdiriwa ng misa tayo na kailangan po para ano'y magkasama-sama, magkasama-sama ang manalangin. Hindi lang pa sila manalangin na magkasa sa kanyang kwarto. Ngunit huwag tayo magkasama-sama ang manalangin bilang mga kasapi ng apostolado ng panalangin ng District 1 ng Diocese ng San Pablo. Sa gitna ng mahilig na panahon, kaya po, sigurado po, yung pagdarasal ko sa araw na ito, ay sigurado po, makikita natin na ito ay higit na maging kalulugod sa Panginoon. Sabagat, may kaakiba na sa kondisyon. Hindi yung pagdarasal ng tao kasi wala na tayo magawa. Sabi nga natin ay pamatay ko. Tayo ang darasal sa pagkat ginawa namin hindi maging oras natin sa gitna ng marami nating ginagawa, sa gitna ng ating maraming trabaho, sa gitna ng marami nating pwede gawin sa gitna na ito at alalahanin. Kaya bahagi ko na kung saan may maraming kalimutan na ito, yung misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. Sinusuko kayo bilang mga apostolado ng panalangin. Kaya, ano man pagkakataon na may isang katuparan ninyo ang inyong gawain, lalo-lalo na bilang apostolado ng panalangin, huwag ninyo itatuwa. Huwag ninyo katamaran. Bakit? Ay ito, sinusuko ako ng Diyos. Sinusuko ako para magmasal. Sinusuko ako para magmasal ng Santo Rosario. Sinusuko ako para magpubena sa mahal na puso ng Jesus. Sinusuko ako ng Diyos. At huwag natin ang mga tanong. Katulad ng sa Matias, tayo rin ay sinusuko ng Diyos. Ang iniwala ba kayo na ang Diyos ang sinusuko sa inyo? Ang iniwala ba kayo? Hindi kayo narito na parang wala ang gusto nyo. Iba yun eh.
questo che poi ho costruito non lo mai, ma non te lo io, però i vari ma te la ricordo, sono un po' con sono un po' con i vari mi dicono che io, mi dico la parola, andate a salire, sapete che questo è molto santo, e a quella parola si è sapete, se io sono il tuo ricordo, vila a poi il suo, da un po'. Unite in ordine a me, a poi il suo, se io non posso dare a voi, in chi la prego è la salva, con te la prego salva, vi la prego se la prego a parlare, dai un suo cuore a noi, a ay, 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 ay,
Ngayon, pag-alakot ng ating mga tungkuli, bakit? Nagkakaroon tayo. At ito po yung mensahe na ibinibigay sa hapon na ibinibigay na yung panahon na ito. Kasi kapag wala mo yung pangalawa, ito, kung yung una lamang, sinusubo tayo ng Diyos na walang pag-alakot. Hindi mo tayo tatagal. Hindi tayo tatagal. At hindi tayo makakatra. Hindi tayo dadami. Wala kang susunod sa atin bilang mga kusilaan ng pag-alakot. Kaya pag-alakot mo pa kung bigyan natin ang higit ng pag-alakot. Magiging bahagi ng higit na pagkilos natin at magkakabitigay sa atin ng higit ng inspirasyon. Yung kagalakan na ito na ginagawa natin sa dita. At hinaharap natin ang maaaring bigat na natin tumuli. At ito yung hinaharap. Ito po yung hinaharap natin ng Junior na apostol.
ito ng apostolado ng paglalaki. Hindi ko makakatrap. Kinakailangan mong gagawa ng isang panimanang module na akma para po sa mga kabalaan. Bakit po? The majority of our total population, ang majority ng kabalaan. So tayo lang may nasamay kawati na. Hindi na tayo ang majority. Ang majority ay kabataan. At kapag wala ang kabataan sa simbahan, ibig sabihin mo, ay baka nakakalimutan.